Ganito ang eksena sa departure area ng NAIA Terminal 1 matapos makansela ang halos 50 international flights. Dahil yan sa pagsadsad ng eroplano ng Xiamen Air Flight MF8667 sa runway 0624 ng NAIA bago maghating gabi kagabi. Ayon sa Manila International Airport Authority, hindi nakaland ang Xiamen Air sa unang approach nito sa lakas ng ulan. Sa ikalawang approach, tila hindi tama ang landing at nakanal sa madamong bahagi ng runway ang gulong ng eroplano. Nabali ang harapang landing gear ng eroplano at natanggal pa ang kaliwang engine nito. Yung misapproach so ay na-cause ng, dahil sa weather, dahil sa ulan at that time. Yung unang try niya. So, it's most likely, pagka hindi mo naman makita runway, hindi mo dapat ituloy. So, hindi niya pinagpatuloy yung unang niyang, yung first try niya. Nagkaroon ng mga pagkalat dun sa in the stretch of the runway. Yung makina ho ng kaliwang side ng aeroplano ay natanggal po. Natanggal din po yung left landing gear. Yun po so far ang nakita namin na unidentifiable parts na nandun po. Pero mayroon pang maliliit na parte na nandun din po, nasa nakakalat. Sa kuwang ito ng isang pasahero ng Xiamen Air Flight 8667, makikitang umuulan habang papalapag ang eroplano bago maghating gabi kanina. Pero nang mag-touchdown, namatay ang cabin lights pero maririnig ang mga lagabog sa loob ng eroplano. Base pa sa Manila International Airport Authority, may nakataas na thunderstorm advisory dakong alas 11 kagabi sa Metro Manila. Sa flight tracker ng aviation website, a Flight Radar 24, dire-diretso ang biyahe ng eroplano galing Xiamen, pero ilang beses itong nagpaikot-ikot nang makarating sa Pilipinas. Matapos ang insidente, binaba agad ang mga lula ng eroplano gamit ang mga emergency slide. Wala namang napaulat na nasaktan. Tinulungan ang mga pasahero ng mga airport staff, binigyan ng kumot, dumaan sa immigration counter at saka dinala sa isang hotel para magpahinga. Bukod sa international flights, 7 domestic flights din ang nakansela. 10 flights naman ang diverted sa Clark International Airport. May isa pang runway sa NAIA, ang domestic runway, na gamit ng mga maliliit na eroplano. Reklamo ng mga pasahero, hindi naging maagap sa pag-anunsyo ang airport officials at mga airlines na apektado. Dapat maaga, maagang abiso para naman hindi sayang yung pinunta ko, yung pera, ng pamasahe. Depressed at saka nakakagalit din kasi may naiwan kaming mga anak dito tapos may time pa sana kami makapag-spend ng family together. Tapos ngayon, nagsabi sila, nandito na kami. Walang magawa mga pasahero kundi maghintay. Mahaba ang pila sa rebooking ng mga ticket. Wala pa kami kaming almusal sa katanghalian eh. Si Lola hinihintay ang asawang mag-isang umuwi mula sa Amerika. Ang grupong ito mula Indonesia na papunta ng Saudi para sa Hajj pilgrimage, sa airport lang nalaman na may aberya sa runway. Dito na sila sa Pilipinas nakakuha ng flight pa Saudi Arabia dahil wala na raw flight available pa Saudi mula sa Indonesia. Ang runway 0624 ang nag-iisang main runway sa NAIA na gamit ng mga malalaking international flights na padating at paalis ng bansa. Natatagalan ngayon na alisin ang sumadsad na eroplano. Bukod sa kailangan muna madokumento ng investigating team. Medyo mahirap ang recovery natin ngayon because ang lakas ho ng ulan since kanilang madaling araw. Malambot ho yung area, yung grassy area. We're trying our best to extricate the aircraft as soon as possible kasi po alam po natin na marami pong flights ang maapektuhan. 4 na beses na bago ang deadline ng pagtatanggal sa naturang eroplano. Mula alas 12 ng tanghali, naurong ito sa alas 4 ng hapon, naging alas 7 ng gabi at ngayon nga, bukas na ng alas 5 ng umaga. Dinidiskartehan na ng mga otoridad kung paano mapapabilis ang paghatak sa eroplano gaya ng paglabas ng mga bagahe ng mga pasahero para gumaan ito. Gayon din ang paggamit ng lifting equipment para maiangat ang eroplano. Meron ho kaming narentahan na telescopic boom crane. So ang gagawin ho namin
extra cot, tatalian, ilalagay ng strap at itataas na po lahat at ilalagay po sa isang flatbed. Nakuha na rin kanina ang data flight recorder at ang cockpit voice recorder na kakailanganin sa investigasyon. Tinitingnan natin yung aircraft engine systems, tinitingnan natin yung environment, yung panahon, tinitingnan natin yung flight path profile kasi kahit naman hindi masama ang panahon, kailangan kontrolado yung flight path na yan. At if any one of these are not managed properly, they have the option not to continue with the landing. Binanggit nga kanina yung area ng human factor, yung sa crew, kailangan din investigahan yun, malalim na pagsusuri ang gagawin doon bago mo ma-establishahan. So, yun nga sabi ni GM, kung hanggat maaari, huwag natin i-speculate. Ano yung accountability nung operator? Ano ang area na binayolate niya, procedure, policy, o regulasyon, o batas? Dano Tingkong, GMA News.